Nakaladkad ang isang SUV matapos salpukin ng tren ng PNR. Ang nagmamaneho, doktora, nakalalabas lang mula sa trabaho. Nakatutok si Corinne Katibayan. Nakunan sa CCTV ang paghinto ng isang SUV para makatawid sa P. Margal Street, Barangay 474, Sampaloc, Manila kagabi. Pagtawid ng aso, dumiretso na ang sasakyan. Pero may tren pala. Sumalpok ito at nakaladkad ang sasakyan. Ewan ko, may sakit pa sa likod, matanda eh. Wasak ang kaliwang bahagi ng SUV at basag din ang bintana sa side ng driver. Ang nagmamaneho, isang doktora sa Chinese General Hospital. Tumanggi siyang humarap sa kamera, pero kwento niya, katatapos lang ng duty niya at maniningil sana sa pinapaupahang bahay. Madilim daw sa kalsada, kaya hindi niya nakita ang taong sumisenyas para huminto ang mga tumatawid na sasakyan. Hindi rin daw niya narinig ang busina ng tren. Agad rumisponde ang mga taga-barangay. Sa kabutihang palad, ligtas si doktora at wala siyang tinamong sugat. Sabi niya okay naman siya. Yung sasakyan daw, hindi niya daw napansin dahil madilim. Wala kasi po itong ano, wala pong barrier. Tao lang po yung nagpapastop. Hindi po napansin nung driver. Bandang alas 9 nang hatakin ang SUV habang huminto sa Laonglaan Station ang tren. Naulit lang po ito pero matagal na. Since nung nangyari yon, nag-ano sila ng ano pa rin, ng barrier. Kaso tao po talaga yung nagpapastop. Hindi po yung ano, hindi, wala silang yung barrier talaga. Actually, twice na to eh. Hindi pa nagbigay ng pahayag ang PNR sa sinasabing walang beam o barrier sa intersection ng Riles. Corinne Katibayan, nakatutok 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.